Teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Teka! Ito na si Senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka sa DWIZ. Bira kayo. Hola! Buenas tardes! Magandang hapon! Oy, disente ang dating mo, ha? Hindi ganyan ang dating mo, Senyor, ha? Kailangan ni medyo pag disente ang dating mo. Hola! Buenas tardes. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga amigos at mga amigas. Araw po ngayon ng Huwebes at ito ang panatuntunang Teka Teka, si Senyor Pacheco na, ang inyong kaboka-boka. Handang maglingkod sa inyo, pag-utusan po ninyo. At buenas tardes po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-28 ng buwan ng Abril. Medyo malapit na kung hindi ito makaranas tayo ng taginit, ha? Medyo baka daw tuloy-tuloy ang La Nina natin, ha? Ibig sabihin, mga ulan-ulan ito, ha? Sana naman, wag naman tuloy-tuloy, ha? Para hindi masira yung ating paliligo sa mga beaches, ha? Pero yan po ang mga nakukuha nating report mula po sa PAGASA. At ganun din, yung binagit natin kahapon na COVID-19 sa variant, di ba? Na kusana nakita po sa isang Finis! Ayan, sabi ko sa inyo, mapifinis eh. Marami na mapifinis eh. Mabuti naman at walang namamatay, ha? At may mga hawa-hawa na. Ayan, mamaya pag-uusapan doon natin yan. Ilan ho yan sa mga mainit na mga issue na pag-uusapan natin na kahapon ay nagulat na lang tayo, meron sa Baguio. Tinisikap natin kung makukuha natin ngayon ang mayor ng Baguio o ang mayor ng Quezon City. Ha? Kung ano ba ang ginagawa nilang prakakbang dito. Dahil dyan nagdaan eh, yung finis. Baka tayo ma-finish. Kita nyo, mapifinish tayo sa surge pag nagkataon, senyora. At siyempre, binabati na po natin ang lahat ng mga amigos at mga amigas natin sapagkat ngayong araw na ito, napapakinggan po ninyo kami dito sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, at sa lahat po ng mga himpilan namin dito po sa Home Radio Dabao, Home Radio Iloilo, Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, at Home Radio Naga, at Home Radio Legazpi. Marhay nga hapon sa Indugabos, maayong hapon. Ayan, sa mga Bisaya natin na mga nakikinig sa atin ngayong araw na ito, dito po sa may todong lakas, ang DWIZ 882. Teka, teka! Si Senyor Pacheco na! Uy, batiin na natin yung mga amigos at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang merienda, magandang hating gabi, magandang madaling araw, magandang... Wala na. Naubos naman yung madaling araw. Naubos na madaling araw. Maganda. Lahat po, hating gabi. Nakabata yung mga nanonood doon sa amin ng hating gabi. Ha? Marami po salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan na nagtsatsaga kahit na nung oras silang makinig. Basta at manood pala. At manood sa pamamagitan ng YouTube at sa pamamagitan din po ng tinatawag nating Facebook. Marami po salamat. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa buong Islas de Pilipinas. Nasabi tayo doon. Teka muna. Magkape ka muna sa inyo. Kakape muna tayo sandali lang. Kape lang. Sarap ng kape. Okay, tuloy-tuloy na tayo, senyora! Sige, larga muna music natin. Larga muna. At siyempre, ngayon po ay background, underground, underground. Under mo, i-under mo yan. I-under mo yan, engineer Barreto. Maganda yan. I-under mo yan. At siyempre, ngayon po ay gaya na po ng binabanggit natin, nagpositibo po sa COVID-19 sa variant na BA2.12. Yung isang banyaga na bumisita po sa lungsod ng Baguio, pero naku, marami pa lang pinanggalingan yan bago nakarating yan dyan. At inahayag po ng Department of Health na merong 44 na close contacts. Yan ha, 44 close contacts ang unang kaso ng BA.2.12 Omicron subvariant dito po sa Islas de Pilipinas. At ayon po kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, sa bilang na ito, siyam. Siyam po ang mula sa Quezon City at lima po sa Benguet at 30 ang abang lulan ng commercial flight patungong Islas de Pilipinas. At karamihan na niya sa mga close contact ay fully vaccinated na at ang ilan sa mga ito ay negatibo naman sa COVID-19.
Samantala, nagbabala po ang isang infectious disease specialist ha, na ang mababang bilang ng mga nagpapaturok ng booster shot ay posibleng maging dahilan ng panibagong surge ng COVID-19. Nako, ito ang kinakabahan tayo ha. Panibagong surge ng COVID-19 infections sa bansa. Ito po ay sa gitna ng banta ng bagong variant ng Omicron na na-detect po sa Baguio at mamaya sana makuha ho natin si Mayor Magalong ng Baguio City. At ayon po kay Dr. Ronjin Solante, Chief ng Adult Infectious Disease and Tropical Medicine Unit sa San Lazaro Hospital sa Maynila, ng Omicron BA.2.12 sa variant sa isang highly transmissible pero hindi nakikita. Ay siyempre, kalaman hindi talaga nakikita na magdudulot ito ng severe infection. At binigyan din naman niya ang pangangailangan ng booster dose para mapanatili ang proteksyon mula sa bakuna habang ito ay umihina pagkatapos ng ilang buwan. At kaugnay nito ay ginid din naman ni Dr. Ted Herbosa, ang medical advisor naman ng National Task Force Against COVID-19, na dapat na kagad na nagsagawa ng contact tracing. Yung dalawang LGU kung saan nagtungo itong babaeng taga Finland na unang kaso ng BA.2.12 sa bansa. Sa panayam ng DWYZ, sinabi po ni Evosa na kanilang iimbestigahan kung nagsagawa ang mga ito ng contact tracing. Unahin na natin. Sisikapin natin magtayo na magsagawa ng investigasyon ha. Tatanungin natin ang mga mayor ha. Baka sakaling magkapalad tayo matanong sila at at least nakapag-imbestiga tayo kung nagkaroon ba kayo ng contact tracing. Ayun. Para malaman natin ha. At dapat din kasi nagtungo itong dayuhang ito, itong Finnish NATO. Munting na tayo na Finnish lahat ha. Itong Finnish NATO sa isang universidad sa Quezon City at gayon din sa Baguio City. Baka sa UP. Baka sa UP, eh kasi Baguio at saka Quezon City, makatugma. Kung parehong universidad, pwede ho sa UP, UP Baguio o UP Quezon City, di ba? At kaugnay dito sa nalalapit na eleksyon, ha? Dahil kasabay po nito na sabi ng ating mga Department of Health, dapat po tayo ay nagbabala na po siya na magkaroon tayo ng pagpapa-ineksyon habang nagaganap ang eleksyon. Ha? Ha? Ngayon po ay magkakasabay ito. May eleksyon, may ineksyon. Ha? Saan kayo nakakita? Okay ito, ha? Okay ito. Sapagkat 11 araw na lamang po bago ang eleksyon at habang nag-eleksyon, merong ineksyonan. Ayan, ayan, ha? Hindi po may pwedeng mawala yung ineksyonan na yan. At nakatakda po sirain ng Commission on Election, ang COMELEC, sa Mayo 7, ang mga depektibong balota na para sana sa isasagawang automated election system. Samantala, isa sa publiko po ang pagsira ng mga balota na isasagawa po ito sa National Printing Office. Ang nasabing hakbang ay kasunod na rin ng ulat na hindi nakalagay ang pangalan ni Presidential Aspirant at Vice President Lenny Robredo sa isang balota sa New Zealand na sinasagawa pong overseas absentee voting doon. At una nang sinabi ni Commissioner George Erwin Garcia na fake news yung pong mga report na yan. Ayan. Nagkakausan yung mga fake news, ano? Talagang eleksyon na. Kanya-kanya na eh. Kanya-kanya ng paandaran. 13 minutos, makalipas ang alas 4 ng hapon. At gaya po ng binanggit natin na posibleng umabot po hanggang Hunyo, hanggang mula Hunyo, aabot Hunyo, no? Hanggang Agosto daw, 2022, ang La Nina. Ibig sabihin, maulan yan, ha? At bagyang, ayon po sa pag-asa, bagyang lumakas ang La Nina base sa naobserbang temperatura sa naganap na 147th Climate Forum kahapon, Abril 27. At batay sa rain forecast ng pag-asa para sa buwan ng Mayo, nagpapakita ito ng 81% to 120% na normal rainfall sa halos buong bansa, habang ang above normal rainfall ay inaasahan sa Bataan, Occidental Mindoro, Negros Oriental at Sikihor. 14 minutos na po, makalipas ang alas 4 ng hapon. Ito pa rin ang Teka-Teka. Si Señor Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso hanggang alas 5 ng hapon tayo, senyora. At nako,
tumaas daw ng 2 piso kada kilo ang bigas. Ay, nako. Nako, magagalit ang senyora ko diyan. Magagalit ang senyora de kusina, senyora de lababo, senyora de banyo ko diyan pag nagkataon. Pero ano nang mangyayari? De alamin nga natin, ano bang problema nito at bakit tataas pa rin? Sa bagay, wala eh. Wala naman, hindi natin mapigilan ang problema natin dito sa giyera sa dito po sa Ukraine, ano? Dahil alam niyo naman, nagkakaisa yung lahat ng nagmamasid, ha? Yung mga observer natin, ha? Yung mga expert natin dito po sa giyera sa Russia at Ukraine, senyora. Dahil kinumpirma po mismo ni Putin. Ah, talaga ito si Putin eh. Anak ng Putin, oh. Si Vladimir Putin na wala nang pag-asa pa ang peace talk. Yan po ang binanggit ni anak ni Putin. Ha? Ito pong anak ni Putin. Ayan. Ang lahat po ng bansa epektado, kabilang na po ang US, China, at Europe. At syempre, pag ganyan po, ang ekonomiya ng buong daigdig ay nahaharap sa hindi may iwasan nating krisis na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng daigdig. Okay, nasa linya po natin ngayon si Ma'am Cathy Estavillo, ang spokesperson ng Bantay Bigas. Naku, paano kaya natin babantayan itong bigas natin? Eh, ganitong napakalaking epekto talaga itong nangyayari sa Ukraine. Okay, tingnan natin at nasa linya na po natin si Ma'am Cathy Estavillo. Ma'am Cathy, magandang hapon. Buenas tardes. Welcome po rito sa panatuntunan. Teka, teka. Si Senyor Pacheco po ang inyo na pong kaboka-boka ngayon. Ayan. Hello, good afternoon, Senyor Pacheco. Good afternoon sa lahat na nakikinig sa inyong radio program. Nakoy, tumaas na po ng 2 kada kilo o higit pa ang presyo ng bigas dahil patuloy daw po yung pagtaas ng petrolyo natin, yung presyo, di ba? Ayon po sa ilang grupo. At ngayon po, ano po ngayon, paano natin mapipigilan ito? Oo, hirap na ang buong mamamayang Pilipino dito sa patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin kasama na ang bigas. Dulot nitong patuloy na pagtaas din ng presyo ng langis, kaya nga nananawagan kaming mga magsasaka, mga kababaihang magsasaka at ng Bantay Bigas, doon sa dapat magkaroon ng price control. And at the same time, yung pagbasura doon sa excise tax na kitang-kita naman natin kung paano gaano kalaki na ang itinaas ng diesel mula nung ito ay nag-umpisa ngayong taon na umaabot na sa 31 pesos per liter at ayon sa mga economic managers ay may mga susunod pang pagtaas. So ngayon po, ito naman talaga yung dahilan kung bakit yung mataas yung inflation rate, dahil alam naman natin na pag gasolina ang ang tumaas ay automatic lahat na ng mga pangunahing bilihin ay tumataas na, tumusunod. Kasi ma'am, yun ang tinatawag natin domino effect, di ba? Oo, domino effect dun sa pagtaas ng presyo ng langis, na yung bigas na talagang mawala na lahat, wag lang bigas, ay automatic na sumusunod, no? Pangalawa, hindi lang simple yung pagsunod dito dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, ay yung kagagawan din ng mga importers at saka mga traders, dahil alam nila na walang hawak ang gobyerno, walang control at mula nung nawala yung 27 pesos at saka 32 pesos na subsidized rice sa palengke, na ito ay presyo ng NFA, ay nananatiling patuloy na at nananatiling mataas yung presyo ng bigas sa merkado. Ngayon po, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanim natin, ano? Di ba? Tapos din ano yan eh. Di ngayon, panibago na naman taniman, di ba? Oh, nakakalungkot nga, Panier. Si senyor po, si senyor. No? Nakakalungkot nga, senyor, no, na katatapos yung anihan, pero nitong mga anihan, yung tipong
tumataas lahat ng pangunahing bilihin, tumataas yung mga gastos sa pagsasaka, ay nananatiling mababa yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Yun. Sa loob ng 3 years na implementation ng RA 11203 o Rice Liberalization do, ay talagang all-time low yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka, na dahil dyan ay talagang nakakapag-isip na sila ngayon na hindi na magtatanim o kung ano naman yung pwede na nilang itanim, dahil sa palagi ang lugi na yung kanilang pagsasaka at patuloy naman ang pagtaas ng mga gamit nila sa production, kagaya yun, ng langis, kagaya ng fertilizer yun. Na noong 2021, first quarter ng 2021, ay umabot lang sa 950 per bag ang fertilizer. Ngayon ay umaabot na ng 3,000 hanggang 3,500 per bag. Kasi, so napakalaki, no? Napakalaki yung itinaas ng presyo ng mga gamit sa production na nakakainis dahil wala tayong maringgan sa Department of Agriculture kung paano niya mapipigilan yung pagtaas ng ginagamit ng ating mga magsasaka sa pagsasaka. Okay, pagdating doon sa mga inputs, yung ba, Ma'am Cathy, hindi ba natin may iwasan na hindi na ini-import yung mga ginagamit nating mga inputs para at least mas ma-lesser natin yung presyo ng palay natin at makatipid din yung ating mga magsasaka? Bakit ba kinakailangan imported pa yan? Hindi ba kaya ng... Wala ba tayong local? Meron naman ah. Yung local natin ay sadyang napakaliit pa at yung mga initiatives, mga effort ng mga magsasaka na gumagamit ng mga organic fertilizers. Oh, no? Mahina ba yung organic? Hindi ba kaya niyan? Actually, very positive yung effect ng organic fertilizer sa mga talagang nagpa-practice na ng organic farming. Uh-huh. Yun nga lang, hindi talaga sinusuportahan ng gobyerno kung paano mapaunlad yung paglikha ng mga organic fertilizers natin. Ayun. At yun din, 95% sa ating ginagamit na fertilizer ay talagang imported. Yun, ang gusto nila imported. Bakit imported? Magkano'ng dahilan tuloy? May dahilan bang malaki kung bakit imported? At even naman talang effective naman yung ating local, bakit ayaw yung local? Dahil walang kita tuloy. Kita at saka siyempre yung pressure ng dikta ng mga agrochemical corporations industriya natin sa agrikultura. Uh-huh. At alam naman yung klase ng gobyerno natin ay talagang hindi niya pinapaunlad yung ating agrikultura. Ayan. Talagang pinabayaan yung ating agrikultura. Okay, wala na yung masaganang ani, no? Yung mga panahon na yun na talagang gumagamit lang tayo ng mga abonong mga lokal, di ba? Dapat, yun lang ang gagamit. Para malaking tulong yun sa mga magsasaka natin at nakakatulong yun sa mga local manufacturers natin. Kapwa Pilipino natin ang tinutulungan. Pero yung ganyang style ng imported, eto, mabuti ko imported. Ang mabigat po, may kalaban pa kayo, may smuggler pa. O, sipin nyo yan? Lahat na ng mga naging polisiya, programa ng gobyerno ay talagang makikita natin kung paano niya winalang bahala yung napaka-importanteng industriya ng ating ekonomiya, kung saan ito yung industriya sa agrikultura. Okay. Sa susunod na gobyerno po ba, i-recommend na kayo para at least yung ibalik natin kung ano yung magandang kalagayan ng ating agrikultura, Ma'am Cathy? Oo. Actually, ang ginamit, meron kaming present agenda. Uh-huh. Kasi nangangako lahat yung mga kandidato, no? Diba? Na pag-igihin natin ang agrikultura. Puro pag-igihin natin ang ating pananim. Puro mga naririnig mo natin yan. Maraming pangako ngayon tuwing nakikinig mo, naririnig sa mga tumatakbo, lalong-lalo na yung mga tumatakbo sa pagiging presidente. Lahat niya pinangangako. Wala nang magsasakang mahirap. Mahirap! Wait.
Hirap kausapin. Pahirap pala kausapin. Oh, so yung aming mga ano, mga agenda ng mga magsasaka ay siyempre ang pangunahing tinutugunan nito kung ano yung ugat ng ating crisis na nararanasan sa ating pagkain. Mm-hmm. Kaya para sa aming mga magsasaka sa kababaihan at ng Bantay Digas ay kailangan resolusyonan o resolbahin yung kawalan ng lupa ng ating mga magsasaka. Babo. No? Sa kabila ng ilang years ang PD27 at saka RA 556 5568 ay talagang nananatili yung mga malalawak na lupain sa na agricultural sa mga kamay ng mga Panginoong may lupa. Hindi nabuwag yung mga hasyenda. Anak no? ko, kala ko ba nun dati? Kala ko ba na, ang narinig ko na yan eh. Yan ba yung CARPS? Ano ba nangyari sa CARP? Naging corpse? Reform program. Totoo ba yung balita ko? Yung CARP naging corpse? Oo, madugo at saka madugo at napakamahal. Ma'am Cathy, ang ganda pakinggan, ang ganda kasi pakinggan yung CARP, di ba? Comprehensive. Agrarian Reform Program. Wow, ang ganda, di ba? So nangyari, namatay, naging corpse? Matagal na siyang natapos. 2014 pa ito nag-lapse yung batas at na-extend pa ng hanggang Carper. Pero ito sa 10 mga magsasaka ay walang sariling lupa. Nako? At naging siyam dahil hindi talaga sila nakapagbabayad ng kanilang mga amortisasyon. Dahil wala naman talagang suporta yung gobyerno kaya hindi siya produktibo. Kaya muling naiilit, no? Dahil pag hindi ka nagpagbayad ng 2 years sa amortization, automatic ka na. Ibabalik yung lupa na ibinigay sa iyo. No? So yun, maliban sa kawalan ng lupa, dapat yung advocacy bill ng Anak Pawis Party List na Genuine Agrarian Reform Bill ay kailangan itong isulong. No? Isulong at igiit at isa ito sa mga agenda ng mga magsasaka na aming tinutulak sa sino mang mananalo sa darating na eleksyon. May tanong ako ulit, Ma'am Cathy. Meron pa ba tayong puwang para sa pagtatamnan ng mga balay? Meron pa ba? Eh kasi tingin ko na, para puro subdivision ang tingin ko eh. Meron pa ba? May natitira pa rin? Meron pa tayo? Actually, marami pa naman. Marami pa rin. Okay. Marami pa naman. Marami pa naman pala. Okay. Ang nakakalungkot ay dahil dun sa RA 11203 or Rice Liberalization Law na ang pangunahing nagtulak dito ay si Senator Cynthia Villar ay makakakita ka na ngayon ng agricultural land for sale, mga ganyan, kahit irrigated ay may mga ganun na yung ating mga magsasaka na hindi talaga nakapagbayad ng kanilang pagkautang nung sila ay nagtanim ng palay ay naririmata. So, kasabay niyan, edi syempre yung tuloy-tuloy kasi yung tuloy-tuloy yung programa ng gobyerno na built na ang pangunahing apektado ay yung ating mga prime agricultural lands dahil dun sa malalawak na daan na ginagawa nila sa ating mga tinatamnan ng palay. Okay. So, maliban dyan, siyempre, nandyan yung pagbabasura sa RA 11203, Rice Liberalization Law, at ang isinusulong namin ay yung Rice Industry Development Act na ang pangunahing layunin nito ay wakasan na yung dominasyon ng mga importasyon, mga importer sa ating pagkain. Dama. Kaya mula dito ay dapat paunlarin yung ating lokal na produksyon sa pamamagitan ng mga post-harvest facilities, mga pagpapaunlad sa ating mga irrigation canals at support subsidy sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na doon sa aspeto ng pamimili ng palay ng ating mga magsasaka, ine-ensure dapat dyan ng NFA at ganun din yung abot kayang presyo ng bigas ay dapat nasa palengke. Kaya kalakhan doon sa pondo ng Rice Industry Development Act na panukala ay para sa NFA, pagpapalakas ng NFA. Siyempre pag-ensure sa mga post-harvest facilities kasi talagang sirang-sira, maraming nasisirang produkto ng ating mga magsasaka dahil sa kawalan ng post-harvest facilities. Yun ang mabigat. Kita natin yung mga gulay na lalo yung mga sibuyas. Sibuyas. At ganoon din sa palay na nangingitim kapag panahon ng
tag-ulan dahil sa kawalan ng bilaran. Naku. Walang mechanical dryer, no? Naku. Kaya higit lalo nababarat yung naku presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Naku, patay tayo dyan. Kaya pala lalo palang bumababa ang kalagayan ng antas ng ating mga magsasaka. Okay, anyway, sinaturingan pa naman ang ating palay, ang ating bigas, ang siyang staple food. Sana alisin na natin staple food yan. Kung talagang hindi na rin lang natin binibigyan ng pansin, di ba? Eh, binom nyo, staple food. Ibig sabihin, pangunahing pagkain ng Pilipino. Pag walang bigas, manigas. Ganyan ang Pinoy. Ganyan ang Pinoy. Kaya nga, para sa aming mga magsasaka, ang pinaka-legacy ng Rehimeng Duterte sa kanyang panunungkulan ay ginawa niyang pulubi yung bansa. Mm-hmm. Bansa natin sa mga produkto ng ibang bansa, lalong-lalo na yung bigas. Apo. Lahat ng ating mga kakapusan sa pagkain ay ini-import sa halip na tignan kung bakit may kakapusan na nangyayari sa ating pagkain. Ayan. No? Okay, yan dyan na makita yan ang susunod na administrasyon. Import. Sasabay niyan, may mga smuggling pa na dumalakas. Tumitindi ang smuggling. Hanggang ngayon, yun pa rin ang issue. Samantala nung kanyang pagkaupo ay sasawatain niya yung smuggling sa loob ng six months. Mm-hmm. Eh, ilang buwan na lang siya sa panunungkulan, tuloy pa rin yung hearing dyan sa Senado dahil sa epekto ng smuggling sa ating sa buhay ng mga magsasaka at siyempre sa mga consumers na hindi rin naman nagre-resulta ng pagbaba ng presyo ng produktong nai-smuggled, nai-import. Mm-hmm. Bagkus ay nananatiling mataas, pero ang pinaka-epekto nito ay displacement sa ating mga food security frontliners, sa mga palayan, sa mga magbubulay, sa mga mangingisda, hanggang sa mga hog raisers at saka poultry raisers. Okay, now at least na-cover up nyo na lahat, Ma'am Kakati. At least nakita natin, yun ay, lahat yan ay puro sa larangan ng mga ng agrikultura, at yan ay napakahalaga para po sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, well said, Ma'am Kati, sa inyong pagbibigay daan sa amin dito sa palatuntunang Teka Teka. Si Senyor Pacheco, nagpapasalamat sa inyong pagbibigay daan sa aming palatuntunan. Maraming salamat, Ma'am Kati. Maraming salamat, Senyor. Si Kati Estabilio, ang tagapagsalita po ng Bantay Bigas! Magbabalik po kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Si Teka Teka, si Senyor Pacheco, babalik, sandali-sandali po lamang, Philippine Standard Time, 31 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Teka-teka, si Senyor Pacheco na! Hola! Buenas tardes muli, mga amigos at mga amigas, nasa ikalawas, tulimbagi tayo ng palatuntunang Teka-teka, si Senyor Ray Pacheco na! Ang inyo pong kaboka-boka ngayong araw nito ng Huwebes, ay ka-28 ng buwan ng Abril. Yan, medyo malapit na naman. Hindi na po, medyo maglalahon taginit ha. Mabilis ha. Mabilis yan ha. Bati-bati muna tayo. Ricardo de Guzman, good afternoon, Senyor. Angelo Reda, magandang hapon. From Malolos, Bulacan. Joby Cabalquinto, Jensen. At Rosendo Antena. Ramon Arevalo. Ayan, good afternoon, Ray Pacheco, watching from Stockholm, Sweden. Mula kay Joe Bungkayaw. Ano ba salita sa Sweden? Swedish? Okay, siyempre. Si Marie Calier from Hong Kong. At si Janet Alegridi. Yan. Alan Halupit, kumusta na po, Senyor? Watching from Quezon City, Tandang Sora. Ayan. Lourdes Khan, greetings from United Kingdom. How are you today? Ayan, kailangan ganun eh. Si Braggy Lentua Branganza. Ayan. Good afternoon, Senyor Pacheco. Ayan. At si Rino Rivera. Okay. Henry Manansala, watching from Cainta, Rizal. Ayan. Sino pa? Ricardo. Sino tong nakuha na natin yung iba, no? Marily Lee Oxon, Tolentino Noel, ayan. At si Janelle Beltran, Anyong Haseo, ayan, from South Korea. Yung ating mga kausap dyan, na sa South Korea, na si Janelle Beltran. Maraming salamat, ha? Muchas gracias. Gamsa Manida. Gamsa Manida! Gamsa Manida! Ayan. At si Calix Velasquez, ayan. Sino pa? Si Jerry Villar Esguera from May Kawayan, Bulacan. Uy, May Kawayan na rin lang eh. Maraming salamat din sila, no, kala Satur, Beverly Mercado, at saka kay Mami Rose. At sige, sila Mr. and Mrs. De La Cruz, ayan.
Jensan. Ayan, at siyempre si Chang Nicodesia ng Jensan, Fernando Cruz, ayan, si Pakaira ng Binondo, Maynila, at si Ramon Abadillo ng Santa Rosa, Laguna. Okay, nabasa na natin. May pahabol pa tong si isang nagpahabol ng message. Ayan, nakikiramay po. Ayan, good PM sa inyo. Nakikiramay kami sa pagpanaw ni Rolly Benesio ng Barangay Borol First, Balagtas, Bulacan, from Baltasar Family, Barangay Santa Monica, San Luis, Batangas. Maraming salamat sa lahat po ng mga nagpaabot ng kanilang mga public service at mga pabati. Ayan, at siyempre, alamin muna natin ang lagay ng trapiko. Dahil alam nyo naman maraming libreng sakay. May libreng sakay, siyempre, kung libreng sakay, dinudubog ng tao yan. Ay, dumadami ang tao dyan sa loob ng EDSA. Alamin natin muna ang kalagayan ng ating trapiko mula po sa Metro Base ng MMDA. Mula sa MMDA Metro Base, kasama natin si Tess Ignacio. Tess, buenas tardes, magandang hapon. Welcome sa Palatuntunan Teka-Teka, si Señor Pacheco na. Yes, magandang hapon po at ito po yung pinakahuling kalagayan ng traffic dito sa kahabaan ng EDSA sa may southbound lane. May kabagalan po ang dali ng masakyan pagsapit dito sa may approach ng Balintawak patungo dyan sa may Muñoz. Pero after po ng Muñoz, pagdating dyan sa may SM North, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Aurora hanggang makarating ng Main Avenue. Subalit pagsapit dito sa may approach ng Santolan, makakaranas na po tayo ng kabagalan hanggang makarating na po dyan sa may Magallanes. Pagdating dito sa may approach dito sa may FB Harrison, luluwag ng Bagya at muling babagal pagsapit dito sa may EDSA extension patungo ng Makapagal. Yung kabilang panig naman, northbound lane, FB Harrison patungo dyan sa may Malibay area, may kabagalan po ang dali ng masakyan. Luluwag lamang po yan pagsapit dito sa may Magallanes at muling babagal pagsapit sa may approach ng Buendia hanggang makarating dito sa may Mega Mall area. Luluwag lamang po yan pagdating dito sa may White Plains patungo dyan sa may Nepa Q-Mart at muling babagal pagsapit sa may SM North hanggang makarating ng Oliveros. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Anong number ngayon, Tess? Coding number natin? Yung number coding po natin ngayon, yung mga sasakyan nagtatapos sa 7 and 8. So bawal po tumabas ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng tabi. Mm-hmm. Opo. Pero bukod po yan, except Makati area po ah. Uh-huh. Ang Makati po kasi is 7 to 7 sila. Eh, kamusta naman yung mga provincial buses natin? Nandun pa rin yung issue natin ng mga window hours para sa mga provincial buses natin? Opo. Bali ang provincial buses po natin, yung going north po, mag-uumpisa po ang biyahe ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 po ng madaling araw. Okay. In and out Metro Manila. So, hindi pa napapainalize siya kung may mga changes na tayong gagawin dyan, no? Wala pa po tayo nare-receive mula sa DOTR. At baka kaya pinahiiral pa rin yan. Sumusunod pa rin ang MMDA sa pinatutupad ng LTFRB. Tama ba, Tess? DOTR, sir. DOTR. Yan. Okay, maraming salamat, Tess. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Okay, yan po ang ating kalagayan ng trapiko natin sa Metro Manila, lalo-lalo na po sa kahabaan ng EDSA sa magitan pa rin ng ating Metro Base ng MMDA. Nagatid sa ating orasan si Quente, 2 minutos na po, makalipas ang alas 4 ng hapon. Grabe na naman ang, sabi nga natin, grabe ang presyo ng petrolyo, di ba, senyora? Dahil alam niyo naman, yung gera, sabi nga natin, mukhang hindi na titigil muna yung gera. Ayaw hong nakikipagmatigasan ho talaga ito si Putin. Kaya grabe, lahat na ngayon ng diskarte ginagawa ho natin. Ano yung diskarte? Pagtitipid. Magtipid tayo. Yan yung ginagawa ng publiko ngayon. Sa maliban sa iiling-iling, wala tayong magagawa. At magtipid din tayo at yan po ang ginagawa nating diskarte. Mainam din yung kahit papano, may mga ibang tulong na nailalaan. At tulad doon ng, yan, mabuti may libreng sakay tayo. No? Kahit papano, yung libreng sakay natin ay malaking bagay po yan maliban doon sa binibigay na ayuda kahit na hindi nakakarating ata yung ibang ayuda. Yan ang hirap eh. Mabuti pa itong libreng sakay, walang issue. Pero yung ayuda, may issue eh. Hindi nakakarating eh. May sumasabit eh. Rocket yan. Oh,
Parang ano eh, pero itong libreng sakay, ah, wala pwede, hindi ka pwede mag-racket dito. Ano yung pwede ka maningil? Ah, gusto nyo mauna kayo sumakayo, eto, bibigyan ko kayo ng pera. Para kayo makalibre. Pwede rin. Alam mo ng mga Pilipino, pwede din mag-isip eh, ng paraan eh. Libre na, ah, gusto nyo, libre naman, pare-pareho naman tayo libre. Kaya lang, ang tagal, ang haba ng pila, oh. Eto naman, oh, magbigay lang ako ng ano, oh, para dyan ako. Kikita, kikita, eh, may kikitain, eh, di ba? Ano, gusto nyo, oh, ibibigay ko itong pesto mo. Oh, kala mo na. Talaga rin naman, oh. Lahat ko ng pagkakitaan, ha, talagang hindi na, lahat na ng diskarte, ginagawa na ng mga Pinoy ngayon. Yung libreng sakay na yan, na inanunsyo po ng Department of Transportation, yung extension, ay talagang malaking bagay po yan, at marami po ang natutuwa dyan, na isang buwan ulit. Pagkatapos ulit ng isang buwan, baka mayroon na naman, ha? Ang inaalala po ng ating mga kababayan, baka po itong free rides nito ay may katapat. Huwag naman, ha? Huwag naman po sana ninyong tapatan yung free rides na, tol, alalahanin natin, nakadalawang buwan tayo ng laki ng, ang laki ng nilibre, ha? Aba, ipatong natin ito para maabot naman natin ito. Ito ang ipapatong natin pag naningil na tayo. Naku, yun naman ang masakit dun, eh. Ha? Binigyan nga kayo ng leeway na mga ilang buwan, aba, dalawang buwan naman kayo magdurusa. Dahil sa taas naman ang bayad natin sa pamasahe. Huwag naman, ha? Pakisuyo lang, ha? Ah, baka po din yung dun ibawi yan, ha? Maganda kasing pakinggan ng libre ngayon, ha? Dalawang buwan, eh. Pagkatapos, may bayad na, eh. Yung mabigat, yung may bayad na. Sus, Mario Sep. At baka yung bayad, hindi abot kaya na ni Juan de la Cruz. Baka umiyak na dun sa sweldo niya. Hindi naman makayanan. Nakatipid nga siya ng dalawang buwan, may bawi naman sa dalawang buwan. Ay, naku. Huwag naman, ha? Yun lang po ang gusto namin pakiusap, ha? Kasi, oh, baka gimmick yan. Magandang gimmick, eh. Libre. Libre, pero merong balik, eh. May balik, eh. Sana wala akong balik, ha? Talagang ika nga, buong puso. Ayan, buong puso yung public service natin. Hindi public service na may bawi. May ganti. Nako. Ayan. Isang advisory po yan na naman natin na hanggang May 30, 2022. Ito ay kahit anong oras, isipin nyo, kahit anong oras, sa pagitan nyo ng operating hours, mula alas 4:40 na madaling araw hanggang alas 10 po yan ng gabi. Isipin nyo yan, ang laking bagay, di ba? E kung maalala nyo, una nang ipinatupad po yung libreng sakay na yan, mula March 28 hanggang April 30 bilang hudyat ng pagtatapos ng MRT3 Rehabilitation. Ayan. At kasabay po ito ng kaarawan din po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Parang regalo niya yan, eh. Ayan. Sana talaga gawin yung regalo, ha? Walang bawi, ha? Walang bawi. Regalo lang, ha? Regalo. Walang bawi. Okay. Kasi baka may bawi yan, eh. Kaya nakapagdala po ang MRT3 na naaabot sa 7 million. Mahigit, ha? 7 million na mga pasahero. As of April 26, 2022, na naging sa mga naging beneficiaryo ng pre-ride program. Ayan, the ticket to ride. Ayan, wala, yan ang free ticket to ride. Yan po, hindi yan ticket to ride. Free ticket to ride. Ayan, maganda yan, ha? Yan ang isang magandang proyekto na kita natin para sa mga kababayan natin. Malaking tulong po yan. Malaking tulong, lalo na nakabawi yung ating mga manggagawa. Ngayon lang po kasi nakapagtrabaho after so many months na ika nga eh, stand by sa looban. Yes, good night! Diba? Kaya nga sa mga tambay natin, maaaring, yung mga tambay ho natin pa rin, ha? May mga tambay pa rin tayo. Paalala lang ho namin, may personal, yung mga maaaring personal na pumunta po kayo doon sa mga job fair site. Nang isasagawa po yan sa May 1 job fair. Uulitin nun namin ulit yung job fair, ha? Na personal kayong pupunta, yung mga aplikante sa job fair site. Meron po yan 24 na lugar. Alamin nun namin kung saan yung 24 na lugar. Pero yung pinaka main site, uulitin nun namin ito, na yung pagunita ng Labor Day sa Mayo 1, ay meron pong alok na 64,000 trabaho. Ayan, para po sa mga stand by sa looban. Ayan ho. At magandang balita po yan para sa ating mga kababayan na libo-libong trabaho ang magbubukas dahil ibig sabihin, bawas ang
Istambay, istambay sa looban. Sipin niyo, mababawasan ang mga istambay sa looban. Ayan. Ika nga, di nga naman natin ginusto talaga yan eh. Namawala na tayo ng Otrabats. Hindi naman natin ginusto yan eh. Ginusto ba natin yan? Dala po nitong naganap na pandemic. At ngayon naman, bilang paalala lang po namin, hindi pa ho tayo tapos sa pandemic. Ayan ha. Nagbabala na po ang ating infectious disease specialist na magpaturok yung hindi pa nagpapaturok. Ha? Habang sabayan nyo na, habang election time, 11 days before election, sabayan nyo ng eleksyon sa ineksyon. Ano, ineksyon sa eleksyon. Yan ang gawin nyo. May ineksyon sa eleksyon para maganda ang laban, ang labanan. Hindi ko kayo yung kagaya na nagkakalumpumpungan kayo dyan. Ha? Kaya, ngayon ay, nako, eto po ha. Dahil inaasahan po natin, nako eh hindi maiwasan na magkalumpumpunan po yung ano eh yung isipin niyo ngayon eh ayon po sa DILG halos 5,000% po ang lumabag sa tinatawag nating mass gatherings. Ano pinakikita niyan? Abay talagang maraming matitigas ang ulo, marami ang kampante, ha? Yan po ang report ng DILG, ha. Mass gatherings tumaas po ng higit na 5,000%. 5,000%? Sipin mo yun? Ah, sa ganitong sitwasyon na ito, yan po yung ulat ni Secretary Anyo ha, ng DILG. Kaya lang po, eh, kung ito po ay ganitong mangyayari, ayon kay Anyo, sa ngayon, wala namang lugar sa bansa ang naka sa ilalim sa granular lockdown. Ngunit, nagpahayag na po siya ng pagkabahala sa posibleng pagtaas ng mga bagong kaso ng sakit dahil sa dumaraming bilang ng mga protocol violations. Marami po tayong mga violations. Kaya paalala po natin, baka nagiging kampante kayo. Hindi pa tapos ang laban natin sa gitna ng pandemic. Okay? At sana po ay lagi nating ipasok sa ating isipan yan. At lagi tayong mag-isip, laging may teka-teka sa bawat hakbanging gagawin natin. Teka-teka, si Señor Pacheco na po. Pansamantalang nagpapaalam. At muling nagbaanyaya sa inyo hanggang sa darating na Lunes, dito pa rin sa Himpilang May Todong Lakas, ang DWIZ 882. Señor Pacheco sa Teka Teka hanggang sa Lunes po. Adios! At siyempre minsan pa kami nagsasabing, don't worry, be happy! Teka Teka, si Señor Pacheco na!